May larawan ng tatlong lalaki. Dalawa sa kanila ay kilalang kilala na. Ang ikatlo ay maaring hindi. Siya si Mariano Ponce. Kilalanin natin siya ngayon sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Showtime! May isang pamosong retrato sa ating kasaysayan na nagpapakita ng ating tatlong heroes sa Espanya noong 1890. Kilala ng halos lahat ng tumitingin si Jose Rizal dahil sa kanyang unmistakable one-sided emo hair at si Marcelo H. Del Pilar dahil sa kanyang malapringles na bigote. Pero ang nakaupo, siya nga si Mariano Ponce. Pero kilala nga ba talaga natin si Mariano Ponce? 150 years ago, 1863, isinilang siya sa Baliwag, Bulacan. Nag-aral sa Letran at UST bago tumulak pa Espanya noong 1881 upang mag-aral ng medisina at samahan ang kilusang propaganda na humihingi na reforma sa mga mananakop na Espanyol. Patnugot siya ng poetry section ng kilusan at sa La Solidaridad na nagbukas noong 1889, sumulat sa alias na Naning ang kanyang palayaw, Tikbalang at Kalipulapo, pangalan ni Lapu-Lapu. Matapos maaresto sa Pilipinas ng dalawang araw sa pagsiklab ng himagsikan, tumakas pa Pransya at hindi naglaon sa Hong Kong upang sumama sa ilang Chino at Chinoy na nangangampanya para sa Pilipinas sa labas ng bansa, ang Junta Revolucionaria. Siya ang naghanda ng pamahalang revolusyonaryo sa muling pag-uwi ni General Emilio Aguinaldo sa Pilipinas. Naging isa sa pinakauna nating mga diplomat at pumunta sa Yokohama, Japan upang bumili ng amunisyon para sa revolusyon. Ngunit lumubog ang segunda manong barko dahil sa bagyo at hindi nakarating ang mga bala sa Pilipinas. Kung titignan ang larawang ito na kinunan sa Yokohama, naging magkaibigan pala sila ni Sun Yat-sen, ang ama ng modernong bansang China. Nakakaloko ang larawan na ito. Mapagkakamalan mong si Sun Yat-sen ang nakakimono, yun pala, siya ang naka-Amerikana habang si Ponce ang Pilipino ang nakakimono. Astig! Pinahiram pa ni Ponce si Sun ng mga baril na nabili niya sa isang Mr. Nakamura. Sabi nga ni Ambet Ocampo, nakabura nga sila, pero niloko naman. Puro mga kalakal na bakal ang mga nasa shipment. Na-swindle sila. Matapos mag-China, Indochina, Cambodia at Thailand, bumalik sa Maynila kasama ng asawang Hapones at nahalal pang kinatawan ng ikalawang distrito ng Bulacan sa Philippine Assembly. Sinulat niya ang kanyang alaala, Cartas sobre la Revolución. Ang lolo mo rin, ang isa sa unang popular historian, kolumnista siya ng mga historical na pitak sa kanyang Filipino Celebres at Efemerides Filipinas kasama si Jaime C. De Vera. Sinusundan siya ng mga katulad na Carmen Guerrero Nakpil, Ambet Ocampo at Jaime Veneracion. Sa kanyang pagtungo sa Hong Kong upang bisitahin ng kanyang kaibigang si Sun Yat-sen, namatay siyang bigla sa Civil Hospital ng Hong Kong noong May 23, 1918 sa edad na 55. Sa iyong kaarawan, patawarin mo kami, Mariano Ponce, na hindi namin nababanggit lagi ang mga kontribusyon mo sa amin. Nais ka pa namin na lalong. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.